Magsitayo na po ang lahat. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa niyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinagpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pagdiriwang ng ating banal na misa, sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hilingin natin na tayo'y tunay na pagpalain, bigyang lakas, papanibaguhin ng kanyang awa at biyaya. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinagmulan ng matapat na paniindigan ng mga banal, ang mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama, ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling, matapos danasin ang krus ng pagtitiis sa kamay ng mga taga-usig. Bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin, mapangatawanan nawa namin hanggang kamatayan ang pananampalatayang aming pinangahawakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng aklat ng Genesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba.
Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig at karagatan naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil. At nangyari ito, tumubunga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya sa kanyang ginawa at ito'y mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magsasabog na liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw upang tumanglaw sa maghapon, at ang buwan upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog na liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw o gabi at magbukod sa liwanag at dilim. At siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-apat na araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Pinupuri ka poong Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuot ay dakila rit marangal pa. Nababatbat ka poong Diyos ng liwanag na maganda. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa. Matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Ang ibabaw ng saligay, ginawa mong karagatan. At tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan. Sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Sa naroong kakahuyay, umaawit na masaya. Mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Purihin ang Panginoon, purihin mo kaluluwa. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Magsitayo na po ang lahat. Ipinangaral ni Jesus ang pag-aari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot.
Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa at pagdating ng Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao. Kaya't nagmamadaling nilibot na mga ito ang mga puok sa paligid at ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dilala nila kay Jesus. Saan man sila mabalitaan, naroon siya. At saan man siya dumating, maging sanayon, lunsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ng mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng ating banal na misa dito sa Quiapo. Tayo narito, nagdiriwang ng banal na misa at pinagbuklod ng pag-ibig at awa ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Hindi na mabilang kung ilang milyon tao na ang pumasok sa simbahang ito upang makahawak man lang kahit sa talampakan ng mahal na pong Jesus sa Sareno. Imposible na sigurong bilangin kung ilang tao ang pumasok at humawak sa Kanya. Kung ilang tao na ang gumaling, ilang tao na ang mga panalangin ay sinagot ni Jesus sa Sareno. Ito ay naguumapaw na biyaya. Kaya nga, isang araw ay kaming mga pari ay sabi nga namin ay kukolektahin namin ang mga kwento ng pasasalamat. Dahil napakaganda sigurong marinig, malaman ang mga kwento ng mga deboto kung bakit sila pabalik-balik dito. Dahil natitiyak natin, naranasan nila ang himala, ang pagpapagaling, ang biyaya ni Jesus sa Sareno. Ngunit, alam niyo po ba na ang isang taong responsable, bakit tayo ngayon may simbahan dito sa Quiapo, ay ang santo nating ipinagdiriwang ngayon. Siya yung santong nandito po sa gawing kanan ko, si San Pedro Bautista. Sabi ko nga siguro sa isang taon ay ibababa natin siya rito bilang pagpaparangal sa santong ito. Isang Pransiskanong misyonero, sapagkat nung siya ang pinuno ng mga Pransiskano, noong 1586, minabuti niyang magtayo ng kapilya dito sa Quiapo. At dito itinalaga niya ang mga kasamahan niya upang simulan ang magiging parokya dito sa Quiapo. Na di kalaunan ay magiging dambana ni Jesus Nazareno. Kung hindi sinimulan ni San Pedro Bautista,
ang inisyatibong iyon, wala ho ang simbahan ng Quiapo. Kung wala ang simbahan ng Quiapo, walang paglalagakan at paglilipatan mula sa Intramuros ang imahe ni Jesus Nazareno. Kaya ang araw na ito, maituturing natin, mahalaga din sapagkat ang ginamit na kasangkapan ng Diyos ay si San Pedro Bautista. Kaya palakpakan din natin si San Pedro Bautista na kapistahan ay ngayon. Siya po yung makita nyo, may hawak na sibat at may krus sa likod. Ang ganda no, may krus din siya, katulad ni Jesus Nazareno. At siya'y naging martir sa Japan sa panahon na pinagbabawal ang mga Kristiyano. Maaari na siyang bumalik dito sa Pilipinas. Sa katunayan, no, may tinayo din siyang simbahan sa Quezon City na ngayon ay Basilica Minor at Dambana rin ni San Pedro Bautista sa Del Monte, Quezon City. May itinayo din siya rong simbahan na kung saan ngayon marami din mga deboto, mga tao ang nagkakaroon ng pag-asa dahil hindi lang naman sa imahe katulad ni Jesus Nazareno, ngunit higit sa lahat sa pagdiriwang ng banal na misa, doon natin hindi lang nahahawakan, doon natin natatanggap si Jesus. Minabuti niyang manatili, manindigan. Sa katunayan, siya'y nahirang ng obispo para makabalik sa Pilipinas. Ngunit dahil inalay niya ang kanyang buhay, siya'y naging isang martir sa Japan. Marami pa siyang mga kasama at dahil doon ay siya'y sinama sa mga naging unang banal, unang martir ng bansang Hapon. At tayo'y nagpapasalamat dahil may isang santo na naging bahagi ng kasaysayan ng ating simbahan. Sapagkat kapag nakasama mo si Jesus, papanibaguhin ka niya. Hindi rin lang pagagalingin, kundi papapanibaguhin. Kaya nga sa unang pagbasa, narinig natin ang kwento ng paglikha ng mundo. Sapagkat ang biyaya ng Diyos, maraming paraan. Pagpapagaling ng may sakit, pagbabago ng ugali, pagbabago ng buhay, tungo sa kabutihan at kabanalan. Ito po sana ang lagi nating isaalang-alang, mga kapatid. Kapag tayo pumupunta, hindi lang sa simbahan ng Quiapo, kundi sa lahat ng simbahan, kapag tayo nagsisimba, animo'y lumalapit tayo kay Jesus, katulad ng mga tao sa Ebanghelyo ngayon. Naghahanap ng lunas, naghahanap ng kapatawaran, naghahanap ng direksyon sa buhay, naghahanap ng hantungan sa buhay. Kaya, buksan natin ang ating puso at hayaan natin lagi tayong papanibaguhin ng kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Alam ni San Pedro Bautista kung gaano kahalaga ang simbahan. Kaya marami siyang simbahang ipinatayo at itinatag. Sapagkat alam niya, sa simbahan, hindi lang ang imahe ang ating nahawakan. Hindi lang ang imahen ang ating nararanasan. Kundi higit sa lahat, ang presensya ni Jesus Nazareno sa misa. Kaya papanibaguhin ng ating sarili. Mangumpisal tayo, taimtim tayo magnilay, at kapag tayo tumatanggap ng banal na komunyon, ihanda natin ang ating puso upang sa gayoy tunay nating maranasan
ang mapagpagaling at mapagpanibagong kapangyarihan ni Jesus Nazareno. San Pedro Bautista, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na nagnanais na gumaling ang lahat. Hindi niya itinataboy ang sinumang nangangailangan dumudulog sa Kanya. Kaya't ang ating sagot, banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Bilang simbahan, naway huwag nating isarado ang ating mga puso sa pangangailangan ng ating kapwa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Tayong lahat, naway kumilos para sa katarungan at para sa dangal ng tao, lalo na sa mga taong hindi binibigyang pansin ng lipunan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang ating komunidad, naway maging matulungin at maitaas ang bawat isa na mayroong pag-ibig at malasakit tulad ng ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga may sakit sa isip, katawan at diwa, naway makatagpo ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Makapangyarihang Ama, pakinggan mong aming mga panalangin at ang aming mga puso ay gawin mo kaming laging handa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang maihahandog sa'yo Panginoon ay tinapay at alak mula sa aming kamay sa iyong kabutihan aming ialay. Ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagalo mong aming sambahin ang ngalan mo nang may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayunin naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawan ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo na iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Biring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol ni San Juan Bautista, San Pedro Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
At ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung hindi kami nagsisisi, hindi kami nagsusumikap magbagong buhay at maging banal. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagalingin niyo po kami. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain iyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Alam mo nang lahat iyon, lahat ay hindi malilim. Alam mo nang lahat iyon,
lahat ay di malilihim. Announcement. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, maaari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagalaw mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta at pakikilahok sa banal na misa. Salamat po sa inyong tulong sa ating simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala dito sa simbahan ng bigas, delata at iba pang pangayuda. Marami pong salamat. Ang ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno ay hindi lang sa dasal, kundi sa ating pagmamalasakit, pagtulong sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan at sa pagpapanibago ng ating buhay. Kaya't ipagdasal natin na kung papaanong maraming tao ang nakaranas ng pagpapagaling, himala at pagpapala sa simbahang ito na pinasinayanan ni San Pedro Bautista, ay patuloy tayong magbukas ng puso upang tayo patuloy na gabayan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo
mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.